si Renato Maranan at palayo ko'y atong 49 years old. Naging sepulturero ko as 1984. So meron na akong 35 years na sepulturero. Ako ay galing sa probinsya, naglayas ako. Wala akong pagkakataon na matutulugan, kundi nakita ko ang isang sementeryo. Yun, meron akong mga naging kaibigan sa sementeryo doon sa lugar na yun. Tambay, tinuruan akong magbukas, maghawak ng mga bagay na pansementeryo talaga. Kaya yun, mula nung mga panahon na natuto akong sa sementeryo, magtrabaho, parang ayaw ko na siyang iwan. Para bang gustuhan ko yung pagiging sepulturero. Ito kasi yung lagayan ko ng mga gamit. Ito yung pinakataguan ko ng mga gamit namin paggagawa bilang isang sepulturero. Ito siya. Dito ko nilalagay mga martilyo, mga pala, kutsara, brass, yan. Andiyan lahat. Ang trabaho ko bilang isang sepulturero ay medyo hindi rin safe. Kasi ang pagiging sepulturero katulad ng mas magaan kung halimbawa ay magsesemento kami. Okay lang dahil wala kaming hahawakang bagay na kung hindi yung mga galing lang sa mga materyales, sa kawit, sa simento, ganun. Pero ang mabigat bilang isang sepulturero, yung magbubukas kami ng nicho para may palilibing yung pamilya, kunin namin yung gasket niya o ataol niya para linisin yung loob ng nicho. Hindi namin alam ng mga sepultureong katulad ko kung ano ang magiging kahihinat namin o magiging namin sa katawan, dahil nga katulad nun kukunin namin yung ataol, mga lumang ataol na 6 years to 10 years na sa loob, tapos hahawakan namin yung mga buto na kailangan namin gawin para sa aming hanap buhay. Lalagay namin siya sa sako, tapos nandiyan na masugatan kami sa kamay ng mga sirambubo galing sa loob. Tapos yung mga hindi rin namin alam, hindi rin namin niinda bilang sepulturero yung gawain namin na maaari kami magkasakit. Pagka nagkaroon kami ng trabaho dito sa sementeryo, once na kailangan namin gumawa ng nicho para pagdilibingan kinabukasan, mag-uumpisa kami ng kalahat ng alas 6, matatapos kami alas 6 ng umaga. Bukod doon, kung meron man kaming libing sa hapon, magsisimula uli ito ng 1 hanggang 4:30 ng hapon. So kami matatapos, bali buong araw, sa isang pagtatrabaho ng sepulturero, ay inaabot din kami ng mga 6 hours sa isang araw. Pero sa loob naman ng isang linggo, hindi naman palagi kaming may trabaho. Kasi hindi naman namin hinangad na may mamatay para kami mabuhay. Ang pinakamahirap na gawain ko namin ay yung aabutin ka ng hindi magkakasya yung gasket o ataol doon sa pagdilibingan namin. Kaya ako sinabing mahirap, meron kasing mga pamilya na hindi tumatanggap ng pangunawa namin, na hindi naman namin kasalanan. Kami sepulturero lang, pero ang tingin nila sa amin mababa. Pero kung murahin kami, pagalitan kami, ang tanga-tanga ninyo, bakit ganun ang ninyo, hindi nyo sinaalam kung bakit malaki ang ataol, mali. Yun ang mahirap at masakit sa amin na trabaho ng sepulturero. Bukod doon, yung
mga pag-ano lang ng halo, walang problema yun, magbubos ang nicho, magano, madali lang sa amin, sanay na kami ron eh. Yung mamura ng tao, ng pamilya, yun ang masakit at mahirap sa amin. Meron kaming 5 years rental. Kailangan tanggalin siya ng pagdating ng 5 years. Lalagay namin sa sako. Tapos meron kami ditong mass grave. Nagaling kasi kami ng mga buto, mga 300 bones, sako, gano'n. Tayo pamilya ko hanapin, nandun lang yung mga buto niya. Naka-self-keeping sa amin. Yung mga butong inaalis namin doon sa mga bangkay na wala pang nag-claim. Pagdating naman ng 5 years, wala talaga nag-claim na. Yun, maglalagay namin siya sa isang hukay for mass grave talaga. Doon namin naman sila inililibing. Tapos lalagay namin siya ng isang cross na malaki para pagka di man nila makita yung buto o magsama-sama man sila, doon na lang sila magtitirik ng kandila. Proud na proud ako bilang isang sepulturero. Kinararangal ko yung trabaho nito. Sa isang banda, hindi ako nagsasawang tumulong sa pamilya o magtrabaho bilang sa isang namayapa, bigyan ng magandang libingan yung last viewing ng kanilang pamilya para ikasisiyan ng mga naiiwan ng pumanaw na kanyang naiwan.